Magandang araw na naman sa inyong lahat at welcome back dito sa ating channel. Ang panibagong video natin ay tungkol sa unboxing at quick review ng bagong Poco X3 GT. At bago ang lahat, para sa gustong bumili nito, ilalagay ko po yung link sa description or comment section. So ito na yung box niya guys. Kulay black at sa harap ay merong Poco X3 GT. Sa baba naman ay merong 5G logo dahil may 5G feature na siya. Pagkabukas natin ay makikita pa natin ang isang color yellow na box na may Poco branding sa harap. At kasama na dito ang SIM ejector pin, Poco stickers, manuals and warranty card, headphone jack adapter, at clear jelly case. Pagkatapos ay makikita na natin yung phone at itatabi muna natin siya para tingnan kung ano pang meron sa loob ng box. Sa pinakailalim ay makikita natin ang kanyang turbo charger na capable na mag-charge up to 67 watts. At ang pinakahuli sa tabi niya ay ang USB Type-C cable. So eto na yung lahat ng laman pag bumili kayo ng bagong Poco X3 GT gamit ang link na nasa description or comment section. At eto na yung phone guys. Ngayon tatanggalin na natin siya sa plastic at tingnan na rin natin ang mga physical features nito. Ang kulay na meron tayo ay ang Stargaze Black at meron pa itong ibang color options na kulay blue and white. Sa kaliwang gilid ay makikita natin ang dual SIM card tray. Sa taas ay makikita natin ang IR blaster, speaker at mic. Dito naman sa kanan ay ang kanyang volume button at power button na siya na ring nagsisilbing fingerprint scanner. At sa bandang baba naman located ang USB Type-C port at ang kanyang main speaker at mic. Sa likod naman ay makikita natin ang kanyang triple camera module, LED flash, at sa baba ay meron tayong maliit na Poco branding logo. Ngayon ay power on na natin yung phone para tingnan ang iba pang features nito. Sa display ay meron tayong 6.6 IPS LCD display na may Full HD Plus resolution. Protected ang screen niya ng Corning Gorilla Glass Victus na siyang pinaka-latest scratch-resistant glass ng Corning. At meron din siyang 120Hz refresh rate, which is maganda para sa mga gamers at sa mga laging nagbabrowse ng kanilang social media accounts. At naka-punch hole that display sa kanyang screen para sa front camera. Pagdating naman sa platform ay meron na siyang Android 11 out of the box. Sa chipset naman ay meron itong MediaTek Dimensity 1100 5G na may 6 nanometer at Mali G77 GPU. At eto naman ang nakuha nating score sa AnTuTu benchmark para sa device na ito. Sa variants naman ay pwede kang mamili ng 8128 or 8256 na UFS 3.1 storage. At dahil nga hindi expandable ang storage niya, ay piliin nyo na ang pinakamataas na variant. At kung trip mo talaga ang 128GB na internal storage, ay check mo na lang ang storage info pagkatapos kong mag-install ng ilang games at apps na ito. Pagdating naman sa camera ni Poco X3 GT, meron tayong 64 megapixels main shooter na kayang mag-record ng video na up to 4K resolution, 8 megapixels ultra-wide camera, at 2 megapixels macro lens. Sa harap naman ay meron tayong 16 megapixels punch hole selfie camera. At ito yung mga sample videos and photos na kuha natin gamit ang kanyang rear camera.
Pagdating naman sa connectivity features niya, ay meron na itong dual SIM 5G. At ito yung speed test na nakuha natin gamit ang Poco X3 GT. Meron din siyang NFC, IR Blaster, Wi-Fi 6 at saka Bluetooth 5.2. Pagdating naman sa ibang features nito, ay meron siyang Liquid Cooling System 2.0. Naka Dolby Atmos at Hi-Res Audio Certified na rin ang device na ito. Plus meron siyang X-Axis Linear Vibration Motor. Pagdating naman sa power guys, ay meron siyang 5,000 mAh battery at 67 watts charging na kayang i-full charge ang phone in less than 50 minutes. Pagdating naman sa gaming ay kayang-kaya niya ang mga popular games gaya ng Mobile Legends, Call of Duty, Genshin Impact at PUBG Mobile. Sa Mobile Legends ay naka-ultra graphics tayo at kayang-kaya niya nang hindi umiinit. Sa Call of Duty naman ay meron tayong option ng very high quality graphics. At pwede rin tayong pumili ng max frame rate. Pagdating naman sa Genshin Impact, ay naka medium quality graphics lang tayo, tsaka medium resolution para sa smooth na paglalaro ng game na ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-comment, i-like ang video na to at mag-subscribe dito sa ating channel. Salamat! Peace out!